Ang Apalit ay isang unang klaseng munisipalidad sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 11,007,160 na katao at nahati sa 12 mga barangay. Ito ay napapaligiran ng Makabebe, Masantol, Minalin at San Simon sa Pampanga, Kalumpit, Pulilan at Baliwag naman sa Bulacan. Ang bayan ay sikat sa kanyang apong Iruf Fluvial Procession na nakalista bilang isa sa pinakamahalagang water-based na intangible cultural heritage ng Pilipinas. Ang pagdiriwang ay nangyayari tuwing June 28 hanggang 30. Tulad niyo din ba ako na gustong malaman kung paano nagsimula ang Apalit? Tara at ating alamin bago tayo magsimula, maaari mo bang i-like, follow at i-share ang video nito? At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate. Nakuha ang pangalan ng bayan mula sa isang malaking matibay na puno na may siyentipikong pangalan na Pterocarpus indicus na kilala rin bilang Nara, na kilala ng mga kapampangan bilang Apalit. Ang Apalit ay tumanggap ng opisyal na pagkilala bilang isang hiwalay na bayan noong 1582, habang si Gonzalo Ronquillo de Peñalosa ay gubernador general ng bansa noong panahong yon. Ang bayan ng Apalit ay halos binubuo ng apat na encomiendas, ang Apali or Pale, Lakastila, Kabambangan at Kapalangan. San Juan Nepomuceno ang bagong pangalan na ibinigay sa encomienda na Lakastila noong ito ay naging isang town proper o poblasyon. Ang Apalit Parish of St. Peter ay itinatag noong 1597 matapos putulin ang ugnayan sa parokya ng Kalumpit. Nilikha ni Kapitan del Pueblo Don Pedro Armayan Espiritu y Macam ang nakaugalian na fluvial parade ni San Pedro noong June 28, 1844 na karaniwang kilala bilang Libad ng Apong Iru na ginaganap hanggang ngayon sa Apalit sa panahon ng Pista ng Bayan. Ang baryo na ito ang tahanan ng Pandaypira, ang unang kilalang Pilipinong gumagawa ng mga kanyon, at nakuha ang pangalan nito mula sa salitang kapampangan na palang na nangangahulugang bolo o machete. Ito ay sinasabing itinatag ng anak ng isang partikular na pinangalanan ni Gatbonton, si Pampalong, na noong kabataan niya ay tinawag din ang pangalang Makapagal. Pagkatapos ng pananakop ng mga Espanyol sa Maynila, nagtrabaho siya sa ilalim ni na Adelantado at Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na gumagawa ng lantakas ng mga kanyon para sa hukbo ni Raja Soliman. Sa panahon ng paghahari ni Kapitan del Pueblo, ang Puerto Sulipan ay minsang itinuring na kanlungan ng malalaking negosyo, politika at mataas na lipunan sa Pilipinas mula 1850s hanggang 1910. Kilala ang Apalit sa mga mahuhusay nitong panday, mga sikat na produkto, kabilang ang mga kilalang habi nitong buri na sombrero. Kilala ang lugar sa malalagong kagubatan ng mga punong Apalit. Napakalaking hardwood tree sa Pilipinas ng pamilya Nara na naging palatandaan para sa mga mangangalakal at bisita na regular na bumisita sa pamayanan sa tabi ng pampang ng Rio Grande de la Pampanga. Nasa magandang lokasyon ng Apalit kaya isa ito sa 11 pinakamahalagang komunidad ng Pampanga noong 16th na siglo. Ang kasaganaan nito ay pinalakas ng kalakalan at komersyo sa ilog. Kahit na mga problemang dulot ng pagsabog ng pinatubo ay hindi nakapagpabagal sa bilis ng pag-unlad nitong dating sinaunang bayan. Ngayon ay tila mas mabilis, mas masigla, wala nang mas angko para sa isang hangganan ng bayan na nagmamadaling pumalit sa mga pinakamagagandang komunidad ng Pampanga.